So what's up mga ka-gadget? Ang gagawin natin ngayon is kung paano gumawa ng bootable check ring gamit itong Chipnex 1.0. Yung version ng check ring nito is 10.1 using Windows. So unang-una syempre da-download kayo ng Ropos. So may na-download na ako na Ropos si i-run ko na lang. Then ito yung site na pwede nyo puntahan. Then select natin yung na-download nating Chipnex 1.0.4. Then open natin. After ma-open, kailangan naka-MBR yan. Tapos ganito. So 32, then 4096 bytes. Pag run natin ng start, may magpa-pop up. Rewrite natin as DD image mode. So okay. Then okay. Then ngayon, itetest natin siya. Okay na siya. So, itetest natin. So, ngayon mga ka-gadget, no, itetest na natin yung ginawa nating bootable check crane. Ito yung version ng Chipnex. Naka-Linux type siya. Naka-CLI lang siya. So, parang GUI na rin to kasi may graphics na siyang gamit. So, kailangan naka-first boot lang sa BIOS yung ating USB. And after that, is save natin, press natin yung F10. Then, magre-reboot yung PC. Automatic may magpo-program doon sa monitor nyo. So, ang gagawin nyo lang dyan is antayin nyo lang na lumabas yung itsura ng check rain hanggang matapos yung running initializing ng inyong computer. So, mga ka-gadget, kung kayo'y bago sa aking channel at napadaan sa aking video, huwag mag-atubiling i-click ang subscribe, like, and comment, and click notification bell para sa mga bago ko pang video updates. Siyempre, pakishare na rin po ng aking video para naman po dumami ang ating mga supporters or viewers and subscribers. So, yun po. So, yan na nga po. Lumabas na si Check Rain. So, ang gagawin natin yan is i-DF yung mode na i-re-recovery muna yung unit. Then, after recovery, start. Then, pag-start, DF yung mode. Pag DF yung mode ng unit, hayaan siyang mabuhay at may magpa-plus sa screen ng phone nyo. Then, doon, automatic a-antayin natin matapos yun. Then, pag natapos po yun, click nyo lang yung done. Ipuntan nyo yung highlights dun sa done. Then, enter. Then, click nyo yung quit. So, para hindi po kayo pipindot or magre-restart ng unit. So, ang gagawin nyo lang po is i-type nyo yung shutdown or reboot para mag-restart yung unit. So, yun po.